ngayong gabi to, saktong-sakto dun sa napakalakas na ulan. At saka medyo may mga natatanggap akong MNDA, MNDRMC. Yun, na mga sa text messages o mag-ingat, ganyan-ganyan or something. So, magandang discussion to. It's about go bag and emergency bag. Meron akong guest ngayong gabi, hindi lang ako yung nag-iisa ngayong gabi, meron akong guest. Para naman, hindi lang puro mukha ko yung nakikita ninyo, meron namang ibang mukha, pero kamukha ko pa rin. So, yung kapatid ko, si Nem Di Fifto, no? And we call him Pip. So, si Kuya Pip, Tatay Pip. So, ayan, nakikita niyo naman yung daladala niya, sobrang laki kumpara sa aming go bag. So, meron kami dalawang ganito namin, yung go bag namin sa aming pamilya. So, ganito lang kaliit, dalawang pirasong ganito kaliit. Sila, ganito ang kanilang go bag. Pakita mo. Ayan! Napakaliit yung go bag namin, di ba? So, kung ikukumpara mo, talagang malaki yung kanilang go bag. Kalikutin natin kung anong laman ng go bag. Sandali, babasahin ko lang yung mga nag-hello. Hi everyone! Hi Ate Tina! Hello Joanne! So, halikutin na natin ang kanilang go bag. Ano bang masasabi mo tungkol sa go bag and emergency bag? First and foremost, good evening sa lahat. I'm the Mayor Resident Pete Garcia. Ate ko si Alishan Garcia sa Bilyo. Salamat dito sa pag-welcome sa kanilang magpalasyong bahay. Ito Purdy sa Bilyo. Well, anyway, first and foremost, nandito tayo para discuss yung aming go bag na kinakailangan sa maraming event na hindi lang mga unforeseen event na sinasabi. Pero first and foremost, sa lahat ng mga to, we should be ready. Ready ourselves spiritually. Yan, first and foremost na kailangan ay yun. Prayers. It's either Rosary, Bible, Bible. Kailangan ng sarili natin is always spiritually prepared. Spiritually ready. Now, we go on to our go bag. Go bag, sabi nga nila, dun sa program, it's better to have one and not need it rather than to need one and not have it. Yun. Mas maganda na yung meron ka kahit na hindi mo naman kailangan na gamitin kesa naman sa nangangailangan ka, wala kang magamit man na. Well, anyway, pinagtatawanan nga ng pinsan namin si Do Pugos at ang go-bag namin kasi one big bulk bag. Hi, Kuya Do. Kasi naman, this is a go bag for the family. For the whole family, hindi kami individual. So, ang in charge nito is either me or my eldest son, Neo. So, let's now proceed. Okay. First and foremost, kailangan, syempre, yung mga damit. Extra damit. Dito sa extra damit, we have, tawag dito, two extra pairs na mga dala sets. Two sets lagi na dala and syempre together with yung underwear yan at saka night towel din. And then we have yung toiletries. Dito yung pang toiletries. Lata kami yung toothbrush. So, shampoo. Yung mga pag nagpapa-hotel si Ensham, pinukuha ko yung mga nasa hotel. Ayun, yun ang nilalagay ko dito. Yun, importante pala, tama nga naman yung toiletries, kahit yung mga maliit na soda, yan, yung shampoo, totoo yun. And what's essential sa toiletries is alcohol. Ngayon, paano kung walang alcohol? O kaya naiwanan yung alcohol sa bahay, o kaya nakalimutan na mag-inom ng alcohol. Ito ang ating alternative. Smalto.
mas malakas na vodka. But anyway, kung pag usapan yung alternative sa alcohol, this one would really do, lalo na sa pag sa antiseptic sa mga wounds, sa mga panghugas-hugas. Magnanaw daw kayo sa mga tindahan. Magpala kayo makita ng alcohol. Sabay inom na rin, chok. Para makalimutan mo yung takot. Well, anyway, eto kasi, bigay ng isang mabait naming cousin na si Cecil Cosme Kramer. Kramer. Asawa ni Kuya Mong. This one is a crank, crank style na lamp. Pero meron siyang saksakan ng charger, radio, AM, FM, which is very important. Importante yung may radio. Kasi so para malaman. Adept ka sa mga, halimbawa may nangyari disaster, yeah. Kailangan malaman. Actually, she gave this to us noong Ondoy. Nung na-Ondoy kami sa Sampaloc. Moving on. Meron mo nagkasya doon. May kahon pa. Siyempre. Hi! Hi, Dad! Siyempre. Hi, guys! Siyempre, kailangan ng... Yung aking asawa. Ayan naman din na. Welcome case, attorney Sabilio. Nakaano lang ata ng exorcilio. Siyempre, kailangan natin ng lights. I suggest na you buy these kinds of lights. Yan. Yung kasi, may LED. Oo. bukod sa may spotlight dyan, meron din yung side na lang. Malakas yan. Malakas na. Actually, malakas yan ang light na yan yung sanggabi. Or, you could buy yung itong personal favorite ko, all-weather flashlight. Yung nga lang, medyo may kamahal. Ay, ako na ano? This one. Anong all-weather? All-weather. Pwede siya mabasa ng ulan. Pwede siya malaglag sa bahay. So, yung mga ordinary flashlight. Pero ito, mga ordinary flashlight. Kahit pag tama yun, kasi pag bahain sa atin, no, importante na pag binabaha na lubog. Ayan. Energizer flashlight. And then... Saan kakabili nito? Sa ano? Sa Ace Hardware. Sa, so, yun, importante. Waterproof na flashlight. Yan. Isa yan sa pinaka sa tingin ko. Very, very good. Yung mahal na ano, yung mahal na ang tawag dito. Walang pasok bukas. Yung value. Yes, walang pasok pala bukas. In-announce na. And then, we'll go to our medical kit. Another flashlight. Grabe, ang dami nilang flashlight. Tigis-tigisa silang flashlight. Samantalang kami, isa lang ang flashlight. So, at least meron pa rin. Siyempre, essential medicines. Yung sa essential medicine, kasama ko dito, inano to ng another preppy friend ko na si Contorneros, Aqua Tabs. What is Aqua? Aqua Tabs is yung tablet na nilalagay sa water para maging safe for drinking. Ay! Wow! Aqua Tabs. I love that. Tingnan ko nga yan. Aqua Tabs. Although, so, to make the water, halimbawa, medyo madumi yung tubig na nakita ninyo, hindi ka sure. Aqua Tabs, yun ang nilalagay. Uy, ang galing nito. Saan ba ito nabibili? Sa TGP. The generic, wow, at magkano yun. Oo, hindi ko na matandaan eh. Around 7 pesos yata. Oh, napakamura! Imbis na bumili tayo nung yung mga nabibiling canister or water, ang tawag dyan. Yung purifier na maliliit. Yun, the best na pala yun. Aqua Tabs. And then, kailangan din ng ano, nawala na ako kasi expired na, tinanggal ko siya. Yung tinatawag na Orisol. Yun naman, para in case na nakainom ka nga ng madaming tubig tapos nag-LDM ka, kailangan ng tawag ito mapalitan yung electrolyte sa katawan. Importante yun. Now, syempre, yung aming mga first aid kits sa mga sugat. Ilalagay ko pala yung gamot for allergy. Ay, actually, meron ako. Yun, yung sinasabi. Oo, importante din pala yun kasi, limbawa,
allergy. Yan. Hindi ko na mabasa kasi malaki. Kasi hindi mo masasabi kung saan. Cetirizine. Yan. Hindi mo kasi masasabi kung saan ka mapapadpad eh kapag dating ng emergency. Halimbawa, lalo na yung big one. Huwag naman sana. Huwag naman sana mangyari. Although, I'm a friend for it. Kailangan pray for it. Kung aming wound or trauma kit. Wound or trauma kit. Yan ang importante din. Very, very important. At tawag dito? Betadine. Tapos yung agua oxinada. And then, yung mga cotton. Cotton, yung bandage. Bandage. I-separate pa yung kanilang bandage. Yeah. Diyos ko talaga, preppy. Eto, alternative sa mga medical is yung type of scissors na bigay naman ng isang friend ko na si importante meron pa rin scissors. Yeah. Kasi hindi, syempre, hindi mo mamaya, hindi mo mag-cut yung gauze. Tsaka importante ang scissors. Although, meron akong medical scissors. Tapos medical scissors. Gauze. Bandage. Meron tinatawag na triangular bandage para sa mga bale. Ito, dito ngayon lalabas itong tinanggal ko kanina. Ito tinatawag na shemag. Ang favorite na scarf. Shemag. Or shemag. Bakit may ganito? Ito naman, advice sa akin ng kaibigan ko si Luis Salye na this shemag could be used for madaming purposes. Yun, pwede nga din yung triangular bandage. Paano ka yung triangular bandage? Bawa, na ano ka, mapilayaw, pwede mo siyang, pwede mo sabit yung sabit ni... Well, anyway, mapipicture. Hindi siya bandage yun. Baka na dito, nakaganyan siya. Yeah. Yes, pang ho. Daw, nabaliya. Importante ang scar. Pwede rin, oh. Pwede rin. Ayan, we're back. So, hindi lang importante ang scarf sa fashion, pati sa emergency purposes. And, syempre, sa tawag ko hypothermia. Ayan, hypothermia. Pag malamig. Halimbawa, bigla na lang umulan, bigla na lang bumagyo, tapos malamig, madinaw. So, halimbawa, worst comes to worst. Napunta tayo dun sa worst case scenario ba na sinasabi. Ano ang ano tawag dito? Halimbawa, how to start fire. Syempre, big lighter. Also recommended na nabasa ko sa tawag dito sa maraming prepping and also recommended by Luis Salye, may friend din. Tapos ito, meron kami yung tinatawag na flint. Flint. Itong flint na to. Akin ba yung flint? Ito ang tinatawag nilala, yung phosphorum dilata. Bakit baka mo? Kung flint siya pag... Ayun. Nag-ignite siya. Nag-ignite siya. Yun, kita. Ngayon, paano mo, nga wala ka ngayong mapag-ignitean. Ang ganda nun. Phosphorum dilata. Hindi mababasa. Actually, hindi ko pa nagagawa kasi tawag ito kumalat one time dito sa bag. So, tinanggal ko siya. Ito ang iipunin nyo naman ngayon. Vaseline. Ewan ko ba? Papaw is also a vaseline type. Sa sobrang sosyal ng ate ko, pati vaseline yung ibang klase. So, vaseline, cotton balls, soak mo sa vaseline yung cotton balls, and then, pwede mo siyang, ngayon, either sindihan na, na may vaseline, magbiliyab na siya, then, put it sa yung kahoy na pwede mo mag-ball fire. And speaking, the papaw, very important din yan kasi for your wounds, cuts, and everything. Talagang gamot siya para saan. Tapos for dry skin, for everything. Papaw. Siyempre, survival essentials. Meron din kaming sabi nga ng wife ko, bakit ba kailangan ng napakadaming knife?
Well, anyway, sabi ko, tanggalin natin yung isa, ikaw mawawalan. So, pero, apat yung knives nila. Oo, apat yung knives. Meron pa akong always na daladala ko. Samantala kami, wala kami yan. Daladala Swiss ko. Swiss knife, dapat ata. Sa swing, sa ito, tinatawag ko, ito tinatawag ko EDC, Everyday Ken. Lagi ito nasa pocket ko. Meron ditong Swiss knife na bumurahin lang na I got it from H&R. And then, flashlight ko. Ay, ang cute. Na I got it from... Ang small, kung yeah, makikita ninyo. Got it from Daiso or yung Japan Home. And then, parang multi-tool. Tsaka yung ano, whistle. Ah, and then, syempre pala, sorry. Very important. Very important, whistle. Pakita ko sa kanila. Ayan, napaka-handy. Ayan o, napaka-handy nung kanyang parang keychain. Nandun na lahat. So, yung Swiss knife, tapos yung whistle and the flashlight and all the keys. All the keys in the world. Parang napakadami. Sana naman, sa... Ito naman, hindi ko naman hinihiling, pero again, it's better to have one para pang-defense lang. And of course, also, limbawa, may na-trap sa loob ng sasakyan, na-trap sa meron ng isa namin, this one is a baton, but on the other end of the baton is an icebreaker. It's an icebreaker. Icebreaker. Glass breaker. Glass icebreaker. Glass breaker. Pero pwede mo din siyempre ipang-palo sa glass din ito. Oh, very nice, very nice. Saan naman ito? Ayan. Apakaliit. Pero may mas mahaba niyan. So, pero glass breaker yung dulo, tapos baton yung kabilang dulo. So, oo, nakakatakot din natin. Alam, siyempre, doomsday talaga yung dating yung senaryo, di ba? Magkakaagawan, magkakanakawan, magkakakulungan, or what. O, ayan. This is very nice. And then, tayo sa mga survivor. An extra bag. Extra. Oh, yung bawa. Pag may nanakaw ka. Hindi mo magkakasya dito. Ano pa yung mga tawag dito, yung mga kailangan mo pagdadali? Well, baka may mga food gum. Meron nga din pala kami copy ng ano dito, hindi ko nalang magulat-lat. Copy ng mga essential papers. Copy ng birth certificate. Copy ng titulo ng bahay nyo. Ay, copy very ng, important. Iwanan nyo na sa bahay yung kopya ng utang nyo, kung meron kayo. Oh, kasi syempre wala na kayong access halimbawa doon sa iCloud ninyo, hindi nyo na makikita yung mga yon. So, importante meron pa rin kayong hard copy. Hard copy, yes. Eto, bag, extra bag, halimbawa hindi pa magkasya kung ano pa essential na dadalhin nyo. Kung sakaling madami kayong manakaw, mandaw eh, meron kayong bag. Eto ang one of the most essential nyo. Kung halimbawa dumating yung panahon na yun, pagkain. Yan! MRTs. Meals ready to eat. Pagkain. Yeah. Okay, anong dadali ko? Ginataang santol? Pwede. Hindi na kasi uso ngayon ang canned goods because it will add weight doon sa bag. Yeah. So, what we have... I love this. Yung mga nasa pack. Nasa pack. Pouch. Pouch. Yan, pala. Yung mga nasa pouch. Pouch. Wonderful. Perfect. Actually, naiwanan din yung bigas. Parang gusto ko nito. Ito kasi may bigas na may kanin. Sisig and tuna rice. Wow, unique goods. Yeah. Dali high down, sabi ni Ate Tina. Pwede natin ka. Hindi ka naman nakikita, Dad. Hi, guys! Ayan mo kami. Tawag dito. MREs, meals ready to eat. Meals ready to eat. Importante. Kalain nyo na, sa dami nito, saksakan ang dami, nagkasya dun sa bag. My God. Ito, syempre, mga worst case scenario. Imagine niyo ha, kanina, iisang bag lang na dito, pero meron pang isang bag. Another flashlight. Kalain mo, ang dami flashlight. Ito. Yes. This we have. Best.
kasama pa rin dito sa pugawbag namin yung tent. Although may tent kami, syempre meron pa rin kami itong tinatawag na emergency shelter. This is tent na na-fall. Yes. Pero made of foil para yung kahit yung controlled temperature. I love this. This is the best. You see, emergency shelter, this is the best. It's kasi good house mo, for imagine, person. Apat na tao kaya dito sa tayo. Tapos, foil siya para nakokontrol yung temperature niya. I love. This is perfect. Tapos, syempre, meron pa rin yung whistle. Nice! Look at the whistle, guys. Flat lang siya. At yung another fire starter. Yes! I love the fire starter. Ito mas malaking fire starter. Yun! Nag-i-ignite talaga. Nakakita ninyo. Ay, gas! Well, anyway. Ano pa? Moving on. Grabe! Ang ganda-ganda ng bag. Ah, courtesy of Concian Refugoso. Yes! Hi, Atre! Nung Pasko. Meron kaming individual na tinatawag na emergency blankets. Wow! Parang NASA. O di ba, parang may kasama ako dito, astronaut. Merong emergency blanket. Imagine, look at the emergency blanket, ha? Blanket ang pinag-usapan. Nasa isang 4x6, ay 4x4, 3x4 lang na pakete. Yeah. Winner! Another winner! Woo! I forgot to mention. Syempre, ito din, ito tinatawag na, ang tatawag dito ng waterproof na bag. Halimbawa, sa baha, kailangan yung mga essential papers, essential documents, or whatever, wallet, cell phones, yan, would float din sa baha. Lahat ng mga essentials na nilagay sa waterproof na bag pa din. Bukod sa bag na napakalaki, meron pang bag na maliit sa loob. And then... Grabe, nagkala siya lahat! Ako po, hindi ko ma-imagine. Hindi na niya nilabas yung mga clothes, ha? Pero two sets of clothes. For four! And then, syempre, kailangan din mga essential. Yes, I think this is very important. This one, shoelace to, but it's not an ordinary shoelace. It's called rastaklat. Yung pang survival gear din to. Yeah. And then, this, yung paracord. Paracord. I think yung paracord very important kasi multi-purpose siya. Sa lahat ng kailangan na paggagamitan. Lalo na yung, halimbawa, meron kayong second floor, third floor sa bahay. And then, wag naman sana. Yung mag-escape from the window. Kailangan ng itong tali. Kailangan. So, tinatanong nila, mamaya sasagutin namin, saan nakakabili ng mga emergency kit? So, mamaya, kung meron kayong gusto, pwede nyo i-order sa kanya. Especially yung mga emergency blanket, yung shelter, emergency shelter, ayan. I-message nyo lang ako. Pwede niya kayong gawa ng package. A bag, pwede niya kayong gawa ng bag. So, personalized lang talaga for you or for your family. Ayan, kung ano yung kailangan nyo. Pwede niya kayong gawa ng checklist. Tapos, check niyo lang doon kung ano yung gusto niyo at kung sa tingin ninyong importante. Okay? Okay. So, meron pa ba? Actually, bukod dyan, madami pa siya. Hindi lang na niya dinala and everything. Pero ito talaga basically is the go bag for their family. Yan talaga. Pero syempre, meron pang madami pang mga doomsday kit na pwede siyang gawin for you. Na kits. Ano kasi tawag dito, it's a progress thing yung may mga nakikita ka pa. May group kasi sila, may mga friends sila na nagaganyan sila. Meron na preppies. So, meron ako na-discover na ganito or something. So, ayun. So, that's it. So, just
comment kung sino may gusto or interested. Tapos, it's a very beautiful topic nga, di ba? Napapanahon dun sa ating sitwasyon. Kasi hindi mo malandi mo alam kung kailan darating talaga yan, especially the big one. Nakakatakot. So, importante lahat tayo nakaprepare. Yung mga tubig natin, very important. Food. Yan ang pinaka-importante. The blanket. Kasi hindi ka naman magdadala ng mga malalaking blanket, ng malalaking tent. Talagang lahat compact. Everything is compact. Imagine niyo yung bag niya. May damit, two sets para sa apat na tao at may blanket pa. Hindi ko na-imagine paano nagkasya. Samantalang ito, tigis-tigis ang t-shirt lang kami. At pagkatapos, para sa dalawang tao lang to ha, tigis ang t-shirt, tapos unting pagkain lang. Ito, napakadami. Ilang kulang to, napakadami. So, I am very happy and very thankful. At saka ang daming nanood. Hello! Nakakatawa, ang daming nanood. At saka ang daming nagtatanong, nagko-comment, nagko-question. Sasagutin ko lahat yan. Sandali, merong question. How much kaya isang bag? Ayan. Depende. Depende kasi kung depende sa checklist ninyo. So, depende. Pwede niya kayong bigyan ng checklist tapos i-check ninyo kung ano niyo gusto niyo i-order doon. Pero basically, lahat ng nakita ninyo dito, nandoon sa checklist, is may mga extra-extra pa. Okay? So, yung go bag, it's either pwedeng siya mag-provide or kung meron kayong bag. Ayan. Aside from this go bag, hi Pat, hi Charm. Aside from this go bag, essential din yung tinatawag na first aid kit. Yeah. Na pwedeng hiwalay dito kasi sa akin incorporated dito sa bag. But I am scouting sa Mamba or any place kasi mahal sa Mercury, mahal sa other drugstores. Pero I'm scouting for a different tsaka yung mga hospital use talaga, yung mga... Actually, kailangan meron kasi ano eh, meron yung first aid kit bag, meron ding manual doon for yung first aid treatment. Yeah. And CPR. Yun. Yun, isa sa pinaka... So, merong doon nakalagay noon, how to and how to like that. So, ayan. Napaka-informative at napakaganda ng ating discussion ngayong gabing ito. So, natutuwa ako. Meron kayong natutuhan. Hindi lang pagluluto, hindi lang pagkain, fashion, women, and everything, home, pati buhay. Paano magsagip ng isang buhay, paano tayo mag-prepare para sa isang disaster. So, ayan. Basta sa susunod, let me know if you want and if you're interested, okay? Aayusin niya yung checklist and we will provide it to you. Tapos, we will send it to you via email and then if you want to order, doon na lang kayo mag-order through email. Okay? So, see you again! Bye-bye! Thank you to our guests! Bye! Thank you!